So ayun, good morning guys. Papunta tayo ngayon ng Rizal. So back to Rizal na, book on the road. It's 11:30 na. Ayun ako, tanghali na. Walang plano mag-rides pero napasubo pa rin tayo sa rides. So may pupuntahan tayong camp ngayon. At titingnan natin kung anong meron doon, kung maganda ba talaga doon. Kasi nakikita ko sa mga posts or sa mga social media na maayos daw doon bagong campsite sa Tanay. So tara, puntahan na natin. At hindi natin ang biyahe na to ng ayos na ayos. Let's go! Okay, andito na tayo sa May Teresa Rizal. Pababa na tayo, ang matarik na lusong. Napakatarik na itong lusong na to, guys. So sa lahat ng madumadaan dito, ikat kayo sa pagdadrive. Okay. Okay, 1 kilometer Jollibee. So yan, nakita ko na sa inyo yung Jollibee. So pagdating dyan, kakaliwa tayo sa may daan papuntang Tarana Falls. Okay, ito na yung Jollibee. Kakaliwa na tayo dito. So, syempre, daan-daan kasi crossing to. Baka tayo maaari-ari. Okay, medyo marami sasakyan. Pero yan na. Kakaliwa tayo dito. Daan to, papuntang na to eh. Sa Tarana Falls. Okay. Kakaliwa ulit tayo at dito makikita natin yung signboard ng Paglita Falls is closed. Uy, tao. So yun, papunta itong daranak guys, itong daan na to. Pero pagdating doon sa may daan papunta Kalinawan, doon tayo naman kakanan. Papasok naman yun doon para makarating tayo ng ayan, kaliwa dyan, Taranak dito ay sa kanan, Kalinawan Cave. So, nakadaan ako nakaraan dito, pumunta ako ng Hidden Lagoon. Napakatindi ng daan dito, sobrang lubak at mabato. Pero ngayon, ganun pa rin. At ngayon, medyo basa-basa, oh. Grabe. Pero syempre, sanay naman yung motor natin dyan. Kaya, cool lang. Tara, pagtasin na natin yan. So, ayan, grabe ang daan. So yan, sa may pakaliwa na yan, kaliwa is papuntang Hidden Lagoon, Kalinawan Cave. So nakalagay sa mapa is kakalan daw tayo. Okay, may kotse. Grabe, umuuga na yung motor ko dito. Ay na ba dumadaan sa manulubak? Grabe. Yun, may semento na. Sana ang ganda na itong semento na to. So ayan guys, kitang-kita natin, okay, grabe, malusong, grabe tas ng lusong ito ah. So ito yung daan papuntang Kaingin campsite, yan, kitang-kita natin dito, okay, grabe, hulo, grabe, ang taas ng lusong dito, oh my god, madulas-dulas pa, hula, ano to, grabe. Uy, may sasakyan dun, oh. Hindi nakakaon, oh. Ayun, oh. Itik, meron palang sapa dun. Dang. Grabe, guys. Grabe. Ayun, guys, yung sasakyan, oh. Umuusok na, oh. Oh, grabe, oh. Dang. Ano siya kaya? Umuusok na, oh. Sobrang tarik nung lahon, tas madulas. Dang. Okay. Paraos, oh. Alright, tayo naman. Tara, lusungin na natin to. So ayan, may sapa pala dito. Grabe, delikado to pag inaabot dito ng baba si ate. Hindi kinaya. Unahin natin to. Delikado pala dito kapag inaabot ng malakas na ulan, hindi makaka-uwi. Sana hindi mo lang mamaya. Grabe, mga bata pa. Yeah. Sanay tayo dyan, sige. Taas pa nito, ang taas pa itong ahon na to. Grabe, hindi ako prepared dito ah. Shit. Yeah. Hindi ko akalain na ganito pala daan dito. My God.
So kanina pa tayo tumatakbo sa ano, sa lupa. Grabe, ako na lang dumadaan dito ah. Parang na-imagine ko tuloy si ano eh, no? Si Wrong Turn. Baka biglang lumabas dyan, no? Wala pa namang kabahay-bahay, oh. Grabe. Ito yung maganda, guys. Ito yung adventure. Ito yung maganda kapag ka nag-iisa ka eh. Yung tipong hindi mo alam yung ano, yung pupuntahan mo kung malapit na malayo na yun, yung bahay. O, diba? So, yan, grabe. Adventure na yan. Grabe experience natin ngayon. So, masaya, no? Kahit tayo nag-iisa, diba, oh? Gawa natin yung ganito. Diba? So, malapit na tayo, guys. At update ko na lang kayo kapag ka, ano, kapag ka nakapasok na ako. Okay? So, ayan, guys. Andito yung, ano, yung entrance ng Kaingin campsite. So, ayan, no? So, ayan. Kaingin campsite. So, papasok yan. Andun yung mismong camp na may taas na yon. Mababa kayo dyan. Kaya lang pag maulan, siguro maputik yan. Malamang maputik. So, dito ako dumaan sa kabila kanina. Grabe, pag dito kayo galing sa may kabilang party na to, daranak sa may parang daranak yung ano mo, yung sa may Kalinawan Cave. Grabe, ang daan dyan. Sobrang lubak. Ang hirap, lalo na kapag ang motor nyo ay hindi handa sa ano. Hindi talaga pang rough road. Mahihirapan, tsaka pag madulas yung daan. So, syempre, yung motor natin, kahit yung motor natin, oh, ayan. Talagang sana yan sa putikan. Sana yan sa, ano, sa rough road. So, ayun. Okay naman, ang entrance niya ay 150. So, day tour. So, kapag ka overnight, maabot ng 250. So, madali lang ako kasi mainit na eh. So, kukunti lang yung tao ngayon kasi siguro nga alam nila na mahirap yung ano pagka inulan. Ano siguro yung alam nila na ano yung daan. Talagang mahirap. So, all in all, okay naman. So, andun yung parking ng motor sa baba. Ayan. May pinakang baba. Tapos, sa akit lang kayo ng Bahagya. Andun na yung campsite. So, all goods naman. At, pauwi na tayo ngayon. Pabalik na tayo ng pabalik na tayo ng Manila. So, dito tayo dadaan sa kabila. Ayan, dyan tayo dadaan. Ang tagos daw niyan ay Marilaki. Pupunta dito, guys. Make sure nyo na mainit yung panahon. Ano, make sure nyo mainit yung panahon kasi kapag ka maputik, so mahirapan kayo. Tsaka dito na kayo dumaan sa kabila, sa may Marilaki. Oh, huwag na kayong dumaan dito sa may parting, sa may ano ng Daranak Way kasi mahirap, mahaba yung rough road. Tsaka masyado matatalas yung bato. Madali lang naman kung ang mga motor nyo ay kagaya ng motor ko. Pero kung mga scooter type, no, mga scooter type yung motor, medyo mahihirapan. Ano. So, okay naman, all goods. At nag-enjoy tayo. May pakita ko sa inyo yung view. Alright.
Sa may pagkalagpas ng Marilla kay malapit na tayo makalabas. So nagpahinga ako kasi sobrang lanit ng init. Ang lanit ng init, grabe. So ayan oh. May karwas dyan sa may likuran. So another experience na naman to. So maganda dun sa campsite. Maganda rin, okay din. Tsaka ano, siguro mas maganda dun kapag ano, maganda dun kapag overnight para sulit yung bayad. Kasi pagka mabilisan lang, pasya lang. Lugi! Masin niya ang entrance dun eh. Sakin oh. Masin niya ang entrance. Wala namang bayad yung parking. So, medyo ano. Lugi. Pero okay lang. Ganun talaga. Ang mahalaga dun, nag-enjoy tayo. So, yung saya talaga binabayaran niya. Wala namang nang saya na libre. Okay, lahat binabayaran yun. Lalo na yung mga ganito na travel. Talagang ano yan. Gagastos ka ng gas, entrance, yan. So, okay lang yun. Ang mahalaga na hindi natin yung buhay natin. So, yun lang naman yung choice natin sa buhay. So, kailangan enjoy natin ang buhay. Hindi yung nagpapakasabsab tayo sa trabaho, sa etc. Diba? So, kailangan balance yung buhay. Kahit naghihirap magtrabaho. So, kailangan talagang binabalance yan. Kasi, kaya marami na i-stress, depressed eh. Mas nag-focus pa sila sa mga bagay na walang kwenta. Dismiss. Diba? Okay, so tayo magpakialam tayo ng buhay ng ibang tao. Dito na lang tayo. No? So, marami na ngayon, ano, iba-iba ng ano, ngayon, mga content na sa game. Diba? Lahat naman yan, laro lang yan eh. Mga content nga doon eh. So, medyo nagiging ano na yung social media ngayon. Medyo malala na kasi ang karamihan is content na lang na eh, basta makakumita na rin ng pera. Pero ganun talaga, it's a way, you know? Yun yung paraan nila para kumita ng pera. Pero yung mga gusto doon, doon sila. Pero yung mga ayaw, enjoy. Kanya-kanyang choice naman yan sa buhay eh. Kung gusto mo doon, kiss me, okay lang yan, that's good. Kung diyan ka masaya. Pero kung gusto mo ng mga motivational, mga travel, yan, hanap ka ng mga content na yun ang ginagawa. Okay, so ayan guys, pauwi na ako. At itakit sa lang tayo sa next video. So huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe para updated sa mga bago nating lalagay. Wake up na ulit ako. See you and God bless.